welcome or welcome back to Love Life. About a sari-sari store pa din tayo at ang topic ko ngayon is in my connection to sa previously uploaded video ko about sa sari-sari store kung paano siya palaguin. So in our case, it's a different scenario. Bakit hindi na kami maka-expand ng sari-sari store? Gustuhin man namin na magpalaki, magpalago. Ano, bakit nagkakaroon ng limit? Bakit hindi namin nagagawa yon? Kaya, ito yung mga reasons bakit na hindi kami maka-expand. Una, yung tindahan is maliit lang. Tapos, ayun, so, syempre, kasi typical na sari-sari store, dapat kapag tinignan mo siya from the storefront, nakikita yung mga paninda. Hindi naman kasi pwedeng bumili kami ng ibang produkto tapos hindi naman namin ma-i-display. So, hindi siya makikita. Maliit lang yung space ng sari-sari store. Kung nakita niyo yung, napanood niyo yung video ko about yung sari-sari store tour, ayun, sobrang liit lang niya. Tapos, inayos lang namin ng mabuti yung pagkakadisplay ng mga products. Kaya, halos mga 80 to 90% nakikita ng mga bumibili mula sa labas. So, ayun, maliit lang yung store at hindi kami makakapag-renovate kasi hindi practical. Kasi nagre-renta lang kami dito. So, kung ipapa-renovate ko yung tindahan, papalawakin ko, parang hindi practical for us kasi medyo malaki yung gagastusin. Tapos, from materials to labor, tapos in the future, iiwan din naman namin kasi hindi naman talaga sa amin yung bahay. So, ayun, hindi practical mag-renovate. Kaya, ayun, yung way lang is i-maximize na lang yung space para, ayun, ma-display yung mga products. Number two, location. So, yung nandito kami sa residential area. So, napakita ko yan dun sa residential area. Napakita ko yan dun sa sari-sari store tour ko nga. Puro mga bahay yung mga nakapaligid sa amin. Medyo nasa looban kami. Tapos, so yung mga buyers namin or regular customers namin, yung mga kapitbahay na mismo. So, hindi kami along the road na may chance na tulad ng kapag nasa along the way yung along the road yung tindahan mo na anytime baka may tumigil na jeep, may tumigil na nasasakyan, ganyan, para bumili from your store. Less yung chance na makakapture ng other customers kasi nasa may looban kami. Yung mga kapitbahay lang talaga yung mga bumibili sa amin or by chance kung may mapadaan dito or may mga bisita yung mga kapitbahay namin. So, dun lang sila more or less na dadagdagan. Kaya, ayun, hindi kami nakakakuha ng more customers kasi hindi ganun, hindi yung lugar, hindi siya open for other buyers na yun, pwede mo ma-attract to buy from your store. Ayun. Number three naman, yung mga produktong binibenta namin, yun na rin yung mga binibili ng mga neighbors namin na sila yung market namin. So, madalang lang yung bigla magtanong sa'yo, meron ba kayong toilet paper, meron ba kayong floor wax, or magtatanong ng ibang brand ng Delata, or ibang brand ng soft drinks, yung mga ganun. So, madalang lang na mangyari yung mga ganong cases. Bali, yung mga nasa tindahan namin, yun na rin yung mga binibili ng mga customer namin. So, kung mahirapan na rin kaming mag-isip ng additional products na idadagdag kasi less yung chance na bibilin nila yung mga yun. Kasi alam na namin yung market namin at alam na namin yung demand for those particular products. So, ayun, yun yung number three. Number four, dahil nga hindi na kami maka-expand, syempre kumikita naman yung tindahan. Ano ba yung ginagawa namin dun sa benta? Syempre may kinikita rin naman kami. So, yung nangyayari kasi is, yung benta sa tindahan is napupunta sa part portion doon, napupunta sa alkansya or parang savings na rin namin. Bali, yung portion dun sa kita on a daily basis, hinuhulog ko siya sa alkansya.
sa mineral water o yung mga ginagawa naming wooden alcansya na letters, doon ko hinuhulog. Tapos, savings namin yun na ano talaga, may pupuntahan. Binubuksan namin yun every month of April kasi pagdating ng May, enrollment na ng anak namin. Kaya doon kinukuha yun. Imagine na lang ha, kung ito, kay ka-calculator ko. Kung 50 pesos yung ihuhulog namin on a daily basis. Ay, sorry. 50 times. Tapos may 365 days tayo. So, that's 18... Yan. Hindi ko makikita. Yan, 18,250 yung maiipon mo kung may 50 pesos per day yung tinatabi. So, may chance din na kapag maliit yung benta, 20, basta nasa range na 20-50 pesos. So, dun talaga sa alkansya dumidiretso. So, pagdating ng May, hindi na namin masyadong iniisip yung, or hindi na masyadong pinuproblema yung para sa matrikula ng anak ko, tapos yung pambili ng mga school supplies, yung sa uniform or other expenses na related sa pag-aaral niya. Kasi, ayun, nasa-secure namin dahil sa kinikita namin from the Sari-Sari store. So, sa amin, very beneficial siya. Hindi man siya magiging big-time business, pero sa amin, kasi importante sa amin talaga yung education ng bata kasi ayun, syempre yung responsibilidad namin yun. Kaya yun, sinisecure namin. Hindi man namin mapapalago yung Sari-Sari store, pero in a way, mapupunta siya sa ibang purpose na para sa amin is mas importante. So, ayun guys, yun lang yung gusto kong i-share. Pero kung sa inyo, okay naman, may potential for growth and ano pa, and expansion pa yung Sari-Sari store nyo at tingin nyo kumikita, nabibenta yung mga produkto, ayun, i-grab nyo lang yung chance kasi sayang. Pero kung katulad ng case ko, siguro i-try nyo din yung ginagawa ko, dali nyo na lang sa savings na baka sakaling in the future kung sa ibang purpose nyo mandali, sa akin kasi sa tuition fee or sa education ng bata, kung gusto nyo namang dalhin for other business naman, so go for it. Basta mag-aralan nyo lang mabuti. So, ayun guys, hindi ko kayo dini-discourage, pero ito lang yung experience ko. Kaya, ayun, pero sana may natutunan kayo, may natutunan kayo out of this video. Okay guys, yun na muna for now, maiksi lang to. Thank you very much for watching and kung bago ka lang sa channel ko, I am inviting you to be my subscriber. Please click on the subscribe button below plus the bell button na rin para on my next videos na related sa mga ganitong topic, sa mga pagkakakitaan, is automatic ang i-upload ni YouTube. Hey guys, salamat ulit sa panonood nyo and thank you very much for your time and may God bless us all.